lang po kami. Tagalan ako makapunta. Kaya matataas na yung mga damo. Ayan. Galing po kasi kaming mission trip sa Aurora. Kaya medyo natagalan. Kaya ayun. Halos isang linggo. Ay ang tataas na ulit ng mga damo. So nandito tayo ngayon sa farm para ano, sikasuhin at syempre tabasin. Sayang naman ang ibang mga pananim, tumutubo na. Kaya mas mainam na malinis yung paligid ng ating mga tanim dito sa farm. So ngayon, medyo sakto lang naman yung init. Magtabas lang ako mga kalingap, dyan lang po kayo. Salamat po!
Ayun mga kalingap, salamat po. Ayun, medyo tumaliwalas na. Ayun, tinanggal ko lang yung mga gilid, mga ilang tumubo. Mga kalingap, sa ginagawa ko pong ito, na habang tatabas ako ng mga damo, naalala ko yung nangyari nung nasa probinsya ako. Kasi nakikita ko dati yung tatay ko, masipag talaga. Na realize ko na pag tatay ka na, pag magulang ka na talaga, parang kahit ano kakayanin mo, kahit ano susuungin mo, kahit mahirap, pagod, pawis, talagang uhaw, sakripisyo yung pagbukid. Pero saludo po ako sa lahat ng mga magsasaka at syempre sa lahat ng laki sa hirap na ngayon ay nasa magandang kalagayan na ng buhay dahil sa kanilang pagsisikap. Nailalarawan ko dito na yung kasipagan ni Kuya Ruel, mga kalingap, ay hindi basta-basta. Kasi nga po, isipin natin, sa ganitong lugar, napakatahimik, tapos mag-isa lang siya na gumagawa. Although katulong naman niya yung kanyang asawa, talaga pong sakripisyo kumbaga. Kaya po, natutuwa ako dahil yung katatagan, kasipagan ni Kuya Ruel ay nandun pa rin. Kahit minsan parang gusto na niyang sumuko, talagang tinitiis niya siguro dahil para sa kanyang pamilya. Minsan talaga dumadating sa punto na kahit man ako, si Mr. Ron, kahit sino man, kahit kayo pong mga nanonood, na minsan parang gusto na nating sumuko sa buhay. Dahil yun nga, pagod, unang-una syempre, sakripisyo. Pero kung tutuusin, kung iisipin natin, balang araw, itong ginagawa naman natin paghihirap na to, ay makakamtan din natin dahil yung kung luloobin ng Diyos at magiging deserve para sa atin, magtagumpay tayo, malaking bagay dahil doon natin ma-re-realize na kung hindi ako nagsipag, kung hindi ako nagtiyaga, kung hindi ako napagod, kung hindi ako nauhaw, wala siguro ako sa ganito. Kaya mga kalingap, nakikita ko na talaga ang pagpuporsige sa buhay ay talagang aanihin natin balang araw. Sabi nga, nasa dulo yung tagumpay, maging ano lang, maging kalmado lang, syempre, at maging masipag lang. At siyempre huwag din kalimutan magdasal. Kaya natutuwa po kay Kuya Ruel, bagamat minsan talaga nagkakaroon siya ng problema na siguro nai-stress o na siyempre sa pagod na rin. Pero saludo pa rin ako dahil patuloy siya sa kanyang buhay, mga kalingap, dito sa bukid. Ngayon, ginagawa ko, nagtatabas ako. Habang nagtatabas ako kanina, nakita nyo naman, na-realize ko na ganito pala kahirap talaga yung sinasakripisyo ni Kuya Ruel dito sa farm. Pero malaking tulong, malaking impact sa kanya na nung dating na doon siya sa kanilang dating lugar, talagang siyempre yung tinirahan nilang bahay, unang-una, kumpara yung nandito ngayon sa farm. Tapos yung trabaho niya dito, nare-relax siya, nakakapag ikot-ikot siya dito sa farm. At isa pa, natutulungan niya, nakakatulong siya. Parang pinakang baliktulong niya na rin kina Kuya Val, kina Kalinga Prab sa kanyang ginagawa dito. At ayun nga, minsan talaga mangyayari sa buhay natin na kahit meron na tayo, may mga hindi naman tayo nakukulangan, minsan parang iniisip pa rin natin na parang nakakapagod. Ang buhay po talaga kasi mga kalingap, nakakapagod eh. Kung tutuusin, kung iisipin. Pero syempre, ganun pa man, ay maging matatag lang po tayo dahil siyempre kaya natin to ginagawa para sa ating mga mahal sa buhay, unang-unang para sa pamilya. Ako po si Mr. Ron, sa totoo lang napapagod po ako, pero siyempre namomotivate po ako dahil sa inyo. May mga nagsasabi na parang mahina daw ang aking loob. Nung una po, oo, aminin ko na ganun, mahina nga yung kalooban ko kasi nga po hindi man ito talaga yung tinahak kong landas para sa aking buhay o sa aking trabaho na ganito. Bagamat pinatibay na ako ng panahon, pinatibay na ako ng social media, tumagal na ako dito, ang dami na nangyari. Nandyan kayo, may mga bad comments, may mga good comments, may mga comment na balance lang. Lahat po na yun ay akin tinatanggap at syempre ina-apply ko kung ano man yung kaya ko pang i-improve para sa aking sarili. Mga kalingap, maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, namomotivate ako. Nagiging malakas po ulit ako, nagiging malakas ang aking kalooban para ipagpatuloy ko yung mga gawain na ganito. Kaya siguro balang araw, kung hindi nyo man ako po iiwan, balang araw, kayo po yung magiging buhay at saksi kung ako man yung magtatagumpay. Kaya mga kalingap, bahagi po kayong lahat ng aking pagsasakripisyo. Sa totoo lang mga kalingap, ayan, bahagi po kayong lahat. Sa totoo lang mga kalingap, sa dami ng pinagdaanan ko dito sa pag-YouTube, na-realize ko na
hindi ganun kadali. Bagamat may kalungkutan, syempre, may kasiyahan naman na mararating tayo sa ating buhay sa araw-araw. Alam ko mahirap, pero syempre kailangan isakripisyo para sa pamilya ang ating ginagawa. Syempre ang aking ginagawa, dahil pamilyado po akong tao, may anak ako na talagang kailangan kong suportahan, at syempre itaguyod ang aking pamilya. Ganun din po sa inyo po mga nanonood, lagi po tayong maging matibay sa pang-araw-araw na buhay. Dahil kung tutuusin, ang buhay po talaga ay napakahirap. May nabasa nga ako sa isang post sa Facebook page, sa Facebook, na ang buhay po sa panahon ngayon ay hindi na paramihan ng pera, padamihan ng gamit, bagkus pasayahan at pasarapan ng buhay. Dahil hindi po natin alam kung buhay pa tayo bukas o kung ano man pwedeng mangyari mamaya sa mga susunod na araw. Kaya mga kalingap, sa mga nanonood po ngayon, magpasalamat tayo lagi sa Diyos. Dahil buhay tayo, at syempre may mga pasanin man sa pang-araw-araw ng buhay, pero buhay pa rin tayo. Ang importante, buhay po, maging malakas. So ibig sabihin lang, buhay tayo, ginising tayo ng Panginoong Diyos para magpatuloy sa ating mission sa buhay sa mundong ito. Kaya mga kalinga po tayo mawawala ng pag-asa. Keep it up, at syempre lagi po tayong sipagan, grind lang ng grind araw-araw, at syempre pagpatuloy, lalong-lalo na may pangarap tayo sa buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli po, Mr. Ron Official, mga kalingap, maraming salamat. At syempre sa aking Facebook page, Mr. Ron Vlogs po, mga kalingap, maraming salamat. Ako po'y supportahan ninyo, at syempre panoorin ang aking mga video. Patuloy pong magpapasalamat si Mr. Ron. Bagamat syempre, nagaganito pa ako, pero alam niyo na po kung bakit. Maraming salamat, mga kalingap, sa patuloy na pag-support sa aking official YouTube channel. Muli pa ang inyong panlingkod, Mr. Ron Official, mga kalingap. God bless, keep safe always, and peace. Salamat po.